kape. Charot! Ang hirap naman ito! Ay, baka ma-prank ulit ako. Ay, nagpapawisan ako. Na siguro, top 3, starting from top 3 to top 1, pagdating sa red flags ko sa isang lalaki, siguro, top 3 is yung hindi siya nag-update. Okay, may explanation yung ganyan na. Pero kasi parang it only takes a second or 2 seconds to like text. I-text ka, ganyan. So, sabihin mo lang na, okay, I'm gonna have a hectic day today. Medyo hindi ako makaka-reply. Pero I'll try as much as I can na mag-reply. I mean, kahit isang ganun lang, then okay na eh. Parang para sa akin, matatahimik na ako nun. Basta update mo lang kung anong, kung bakit hindi ko masyado makaka-reply, ganyan. Para lang hindi ako nag-overthink. Parang ganun yung for me. So, top 2 naman, yung pag nag-uusap kayo or pag nag-date kayo, yung phone, alam mo yung tipong, for example, magkatabi kayo, tapos biglang igaganon yung phone. Parang igigilid yung phone. Kasi parang, alam mo yun, kung wala kang tinatago, bakit mo biglang, alam mo yung halatang halata kasi yun, pag medyo may tinatago ka, tapos may nag-text na, kunwari babae mo, ganyan, ganyan. So, yun yung top 2 na red flag ko. Kasi kung wala kang tinatago, hindi mo naman kailangan gawin yun. Mas lalo na halatang halata yun palagi. Been there, done that! And they are like, naranasan ko na yun, yung tipong magkasama naman kayo. Tapos, biglang shift siya bigla ng, ah, wait lang. Tapos, ganun na. Ex yun sa akin. Babay na kung ganun. Siguro, top 1 ko, yung pinaka-top 1, is syempre, yung nanggagaslight or gaslighter. Kasi hindi, yun yung kumbaga ayoko ng ganun. Yung tipong, aminin mo na lang kung may kasalanan ka, be honest na lang kung may kasalanan ka. And huwag mo nang, kumbaga, ibalik pa dun sa partner mo or sa girlfriend mo or sa boyfriend mo yung kasalanan mo. Kasi isa lang ibig sabihin nun, you're a coward! So, yun lang, yun yung top 3 red flags ko pagdating sa lalaki. Siyempre, nire-respeto ka. Yung tipong first date nyo pa lang, kita mo sa mga little things na ginagawa niya na nire-respeto ka talaga niya ng sobra. For example, asking you if this is okay, okay lang ba to, or like... Tapos pinagbayad ka. Tapos pinagbayad ako. Charot, joke lang. Hindi, pero yun, yung mga little things na yun na, is it okay if I hold your hand, or like, is it okay if... ganito, ganyan, ganyan. Yung naghihingi rin, kumbaga, ng opinion or permission sa'yo. Kasi ibig sabihin nun, he really cares sa mga, kumbaga, sa kung anong gusto mo and kung paano ka bilang isang tao, kung paano ka gumalaw bilang isang tao. Makikita mo rin dun yung totoong ugali kasi pagdating sa pamilya. So, gusto ko, syempre, yung nire-respeto rin yung pamilya. Hindi yung tipong two-faced na pagkaharap ka dun lang siya mabait or nire-respeto. Or like, yung mga kwento niya, alam mo ba, love na love ko yung family ko. I really respect them, I love them, and ganyan. Pero pag nakita mo na pagkasama niya yung family, ganito pala siya. So, malaking factor yun sa akin kung sino siya sa bahay o kung sino siya pagdating sa pamilya niya. Kasi syempre, parang, of course, ako kasi, parang if I want to date someone, siyempre, iniisip mo yung long-term goal mo. Siyempre, which is marriage. So, parang kung ganun pa lang siya sa pamilya, nakikita mong ganun siya at nakikita mo na parang ayaw mo ng ganun, bakit mo pa itutuloy? Diba? Yung ganun. Sige, last na green flag ko sa isang lalaki is sinusuportahan ka sa mga gusto. Ayan. Yung tipong, syempre may kanya-kanya rin naman kayong buhay bago kayo nag-date or like naging girlfriend-boyfriend. Sinusuport yung trabaho mo, ganyan, kung ano mga hobbies and likes mo and do, you know, the way you do life. So, green flag sa akin yun. Charot! Pahinging kape. Charot! Hindi, ang hirap naman ito. Ano ba yan? Siyempre parang, well, somehow the look matters also. Yung ganyan. Pero, hindi mo naman alam eh kung para sa'yo. Yun lang masasabi ko. Kumamoy ka. Kumamoy! Naniniwala kasi ako na kung yung taong yun talaga is para sa'yo, mararamdaman mo yun para sa'yo.
Ay, baka ma-prank ulit ako. Yun eh. Baka ma-prank ulit ako. Kasi last time nung nag-guest ako dito, na-prank ako. Na may fan na pumunta dito sa show. Tapos nagbigay ng gift sa akin. Tapos parang nagkwento ng buhay niya. Tapos nangungutang sa akin ng 60,000. Natatakot ako na baka ma-prank ako. Kaya parang feeling ko mas mapag-matchag na ako sa kung ano mga pwedeng mangyari. Pero magaling kasi yung T-Bots eh. So baka ma-prank ulit ako. Hindi ko alam. Pero tatry natin yung best na... Kunwari na lang, hindi ko alam. Charo! Masaya ako na nandito ako ulit sa T-Bots kasi talagang tao is life dito eh. Puro tawanan lang, puro sayahan lang. And alam ko may mga bagong segments ata ang T-Bots. So excited ako matry yung mga yon. Pero I'm so excited. I'm so happy. Ay, wait lang ah. Uy! Nandyan pala kayo. Kayo naman. Hindi pa kayo nag-hi. Pero hello guys, this is Lian Valentin and abangan niyo po ako this coming Sunday sa The Bubay and Tekla Show, Tawa is Life. Pagkatapos yan ang Kapuso Mo, Jessica So. Kita-kita tayo! You know! I want.